segala guna marani-marani panginoan sopak sama mikul rani dalam ikulan nojo nama nanti jika sambil tinggal lagi naan jika pun syafita sekal umar ikhluk serikum trono selamat serikum meriamang hapa naik pindahkan lalu sabawa kisa selamat sa protection mo sa amin na bagaman kami po ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa sandali pong ito just the same na natin ka pong tapat hindi ka nagkukulan kahit minsan and for this my Lord ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri pasasalamat, pagsamba at kaluwalhatian pinaparangalan ka namin sa aming mga buhay tunay nga ikaw lamang ang Diyos at wala ng iba ikaw ang kataas-taasan. At sa sandali kong ito, wini-welcome namin ang Blessed Holy Spirit. Salamat po sa presence mo, my Lord God. At dalangin nga po namin, ikaw po ang mamuna sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang magturo sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang magpalakas ng aming mga kalooban. Ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng kapayapaan, maging ng kagalakan sa aming puso. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, again, binabalik namin sa iyo ang lahat-lahat. Ikaw ang pinagulan ng lahat ng mabuting bagay, kaya marapat lamang na ikaw ay aming luwalhatiin sa aming mga buhay. Yada mo po aming mga puso, isipan, espiritu at kaluluwa sa pagkinig ng iyong salita na natitiyak po namin magpapaibayo, Panginoon, ng aming lakas ng loob na harapin ganuman katindi ang mga pagsubok na dumarating sa amin. We praise you again and we glorify your most precious name. In Jesus' name we pray, and all the people of God say, Amen. And Amen. And Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Maging yung mga nasa kanil kanilang mga tahanan or wherever you are today, ang Diyos ang siyang mapapurihan. Praise the name of the Lord. And glory to His name. Praise God. So, I hope everyone is ready to listen to God's Word for us today. At syempre, salamat talaga sa Lord sapagkat patuloy na tayong binibigyan ng kalakasan na siya po ay ating mapapurihan at maungitan. Ano po? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino sa inyo nakaranas na ng matinding pagsubok? Dumanas sa isang matinding pagsubok. At aawa ng Diyos na pagtagumpayan mo. Ang tanong ko sa iyo, saan ka humuhugot ng lakas sa mga panahon humaharap ka sa mga pagsubok at hamon sa buhay? Saan ka humuhuha ng lakas pag namatayan ka ng mahal sa buhay? Saan ka humuhugot ng lakas pag ikaw ay nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo mo, nagkawatak-watak ang pamilya mo? Saan ka humuhugot ng lakas sa mga masasakit at mapapait mong karanasan? Sa araw po ito, hayaan yung basahin po ko sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Awit, chapter 22, verses 1 and 2. Makinig po tayo mabuti. Si David po ang sumulat dito at dumaraan po siya sa matinding problema. Ang sabi po niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadayin ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw-gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. Kapatid kaibigan, nang isulat ang mga verses na ito, si Haring David ay nakakaranas ng matinding krisis sa kanyang buhay, matinding pagsubok. Araw at gabi tumatawag siya sa Diyos, ngunit hindi siya sinasagot. Walang tulong na dumarating, kaya't wala siyang kapahingahan. Pakiramdam niya ay ang layo ng Diyos sa kanya at pinabayaan na siya. Ang tanong sa atin, naranasan mo na ba ang naging pakiramdam ni David? Dumaan ka na ba sa matinding pagsubok? Tumawag ka sa Diyos pero pakiramdam mo di ka niya narinig o dinirinig na iniwan ka na niya. Ngayon, upang mapaglabanan po ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagdududa, binalikan ni David ang mga pagpapala, yung mga pagtulong ng Diyos at yung pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Karugtong po nung binasa natin kanina sa Awit chapter 22 verses 3 to 5,
Ganito naman po ang kanyang sinabi. Ngunit banal ka at nakaluklok ka sa iyong trono at pinupuri ng mga Israelita. Ang aming mga ninuno ay sa inyo nagtiwala at sila ay inyong iniligtas. Tinulungan niyo sila nang sila ay tumawag sa inyo. Sila ay nagtiwala at hindi nabigo. Ngayon, hindi mo pa kayo ito napatunayan sa iyong buhay. Kapag kaibigan, pag tumawag ka sa Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya, itong natitya ko, hindi ka mabibigo. Hindi niya ipahihintulot na ikaw ay mabigo. Kaya sa panahon ng mga krisis at hamon sa buhay, kagaya ng nararanasan natin ngayon, umaaring higit pa, lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay Lakas sa Panahon ng Krisis. Habang nakatulong po si Apostle Paul, sinulatan niya mga Kristiyano sa Philippi, kapansin-pansin po na hindi niya binigyan ng pansin ang mga rehas na bakal na pumukulong sa kanya, o maging ang dilim at baho ng kulungan. Ang sabi po ni Apostle Paul sa aklat ng Filipos chapter 4, verses 6 and 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Pwede mong sabihin niya sa iyong katabi, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Dugtong pa po ni Apostle Paul sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Glory to God. Sa araw po ito, pag-aaralan natin ang ilang bagay na pwede nating gawin upang magkaroon po tayo ng lakas ng loob laban sa mga hamon or challenges sa buhay ngayong 2022 and even beyond. Ang isa pong nilagay ng Espiritu sa akin ay ito. Pakinggan mo mabuti. Asahan ang mga hamon sa buhay. Asahan mo na yan. Darating yan. Kung kailan, hindi ko alam. Pero natitiyak kong darating yan. Kaya dapat maging handa po tayo. Hinikaya po ni Apostle Peter, ang mga Kristiyano, na asahan ang panahon ng pagsubok at krisis. I don't know about you, maaaring umaharap kami sa matinding pagsubok at krisis sa buhay. Nakasulat po sa unang Pedro, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na nararanasan niyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag niyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa mga panahon ng krisis o matinding pagsubok, may isa sa dalawa kang pagpipilian. Pwede kang mabalisa o mag-alala, mag-worry dahil sa nangyari, o pwede kang maging proactive. Because you see, worrying changes nothing. I say it again, worrying changes nothing. Masasayang lang ang lakas mo, ang oras mo, mapapagod ka lang sa pag-worry mo. Ang sabi ni Jesus sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Of course, the answer to that is wala. Kailan yung huling beses na na-solve ang problema mo dahil sa iyong pag-aalala? Kailan? Walang nanulutas sa pagsasabi mo na napapatong-patong na ang aking mga bayarin. So nag-decide akong mag-alala para makaahon sa aking mga utang. Ilang gabi akong hindi makatulog. Sinamangutan ko ang aking mga kasama sa bahay. And glory to worry, dumami ang pera ko at nabayaran ko ang mga utang ko. Kailan mo nasabi yan? Kapatid, kaibigan, pag dumaraan sa matinding hamon at pagsubok, buong pusong magtiwala sa salita ng Diyos. Buong puso. Nakasulat sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3. Listen. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Alam na alam ng propeta si Isaiah na pwede nating pagtiwalaan
ang ating Diyos, na hindi tayo mabibigo kung sa Kanya tayo nagtitiwala. Kapatid, pag sa tao ka nagtiwala, maging sa iyong sarili, nakitya kung mabibigo ka lamang. Sa Diyos ka lubos na magtiwala. Kapatid, kaibigan, tandaan mo na ang pangako ng Diyos sa iyo, at ito ay pag-iibayuhin niya ang lakas mo. Narinig mo yun? Pag-iibayuhin niya ang lakas mo. Lilipad ka ng tulad sa isang agila. Sa Panginoon mo, makakanta ng lakas na kakailanganin mo sa taong ito. Doon po sa aklat ng Isaiah chapter 40, verses 29 to 31, sa kasulat, pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuhay. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Kung babasahin natin to at naobserbahan natin yung paglipad ng agila, masasabi po natin sa totoo lamang, tila alam ng agila ang pagdating ng bagyo bago pa man mabuo ang bagyo. Lilipad ng mataas ang agila at hihintay nito ang pagdating ng malakas na ihip ng hangin. Pagtama ng bagyo, ipinoposisyon na ng agila ang kanyang mga pakpak para maiangat siya ng hangin sa ibabaw ng bagyo. At habang bumabagyo sa ibaba, pumapailang lang ang agila sa ibabaw nito. Hindi po tinatakasan ng agila ang bagyo, ginagamit lang niya ang hangin na may dalang bagyo para mas tumaas pa ang kanyang lipad. Nare-relate ba natin ito sa ating mga sarili? Kapatid, kaibigan, pag dumating ang bagyo ng buhay, you can rise above the storm by focusing on the Lord. Gamitin mo ang kanyang salita na magdadala sa'yo sa ibabaw ng mga bagyo ng buhay. Hayaan mong iangat ka ng mga pangyariang salita ng Diyos sa ibabaw ng mga bagyo at mga pagsubok at mga problema na dala ng buhay nito. Ngayon, 2022, pwede natin awitin ang inawit ni David doon po sa aklat ng awit, chapter 46, verses 1 to 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayinig ang kabunduman. You see? There is such a certainty kapag ka tayo talaga nagdudwell, nananahanan sa salita ng ating Panginoon. He's the answer to all our problems. He's the answer to your anxiety, to your depression, to your loneliness, to your emptiness. God is always, His Word is always the answer. Don't ever forget that. Sa gitna po ng napakabigat na pagsubok at paghihirap, na natili pong committed si Job sa Diyos. Alam natin ang pinagdaanan ni Job na problema. Ang pinagdaanan natin mga problema ay wala sa kalingkingan ng pinagdaanan ng mga problema ni Job. Ngunit sinabi ko niya sa aklat ng Job, chapter 13, verse 15, bagaman ako ay patayin niya, bagaman ako ay patayin ng Diyos, ako'y aasa pa rin sa Kanya. Masasabi mo rin ba ito, tulad ni Job, na anuman ang mangyari sa akin, patuloy pa rin ako magtitiwala sa Diyos? Malaki may tutulong sa ating paghahanda ang pananampalataya ko at ang pagtitiwala sa Diyos sa taong ito. I have said this before, noong first Sunday ng month of January, the very first Sunday, sa taong ito, daranas tayo ng mas matitinding mga pagsubok. And I am not scaring you or discouraging you. I just want you to be prepared. Kapatid, kaibigan, maging handa tayong lahat, maging matalino tayo sa panahon ito. Because we are living in perilous times, dangerous times, times of uncertainty. Now, lubos tayong manalig sa Diyos sa pagharap sa mga krisis. Daraan tayo sa mga pagsubok. No question about that. That is already given.
Pero ang sagot, lubos tayong manalig, magtiwala, manampalataya sa Diyos sa pagharap sa mga krisis na parating. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. At hindi siya limited ng time nor space. Ang Diyos ay pag-ibig at wala kang makikitang kasamaan sa Kanya. Patitingman, binigyan niya tayo ng free will. Ang bawat isa sa atin ay may abilidad na pumili ng kanyang eternal destiny o tadhana. Ang free will ay nangangahulugan na hindi tayo pupuwersahin ng Diyos na sumunod sa Kanya. Because you see, our God is such a perfect gentleman. He will never force His way para sumunod tayo sa Kanya. Although He has given us the rules, the laws, but still, He will never force His way for us to obey Him. Bilang mga naninirahan sa fallen world na ito, alam naman natin na bumagsak ang ating mundo because of our first parents, si Adam and Eve. Kailangan po natin mag-adapt sa mundong hanggang sa ngayon, patuloy na nagre-rebelde laban sa Diyos. Ang paghihirap ng tao ngayon, maging noon, ay resulta po ng kanyang kasalanan. At habang tayo nabubuhay sa katawang ito, katawang lupa, patuloy po tayong aatakihin ni Satanas. Tandaan natin na bilang mga Kristiyano, si Satanas po ang ating common enemy. Tayo ay tinawag ng Diyos para magtulungan. Tayo ay tinawag ng Diyos para i-encourage ang bawat isa. Tayo ay tinawag ng Diyos unang-una para i-encourage ang miyembro ng ating pamilya. Lahat tayo nakakaranas ng sakit at paghihirap. Ngunit dating ang araw na bibigyan tayo ng Diyos ng bagong spiritual body ng tulad sa resurrected body ng ating Panginoong Jesus. At hindi na tayo magdurusa kailanman. Wala ng paghihirap. Wala ng kalungkutan. Mawawala ang paghihirap na yan at maging ang kalungkutan yan. Ngayon, pag dumaraan ka sa mga panahon ng krisis at kinomfort ka ng ating Diyos, anong gagawin mo? Well, ibahagi mo ang comfort na ito sa iba na nangangailangan. Ang sabi po ni Paul, pinalalakas ng Diyos ang loob natin sa lahat ng ating paghihirap. Siya ang nagpapalakas ng loob natin para mapalakas din ang loob ng ibang naghihirap, ng ibang nangangailangan. Nakasulat sa ikalawang Korinto, chapter 1, verses 3 and 4, pakinggan niyo po itong mabuti. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. So you consider that now as one of the purposes of your life. Palakasin ang loob ng mga naghihirap. Palakasin ang loob ng mga nanghihina. Pag nagtiwala ka, kapatid kaibigan sa Diyos, at alam mo, ginagamit ka ng Diyos, then gawin mo yan. Palakasin mo ang loob ng mga taong nangangailangan ito. Makakamtan mo ang lakas para labanan ang mga krisis sa taong ito and beyond pag dumulog ka kay Jesus at sa kanyang salita. Yan lang ang pwede nating panghawakan. There are so many good books that we can read. Books that can inform us. But only the book of the Bible can transform us. Panghawakan natin ang kanyang salita. Hindi nagmamaliw ang kanyang salita. Heaven and earth shall pass away, but His word will remain forever. That's what the Bible says. Kapatid kaibigan, pag nagtiwala ka kay Jesus, bibigyan kanya ng pag-asa. Because Jesus Himself is our hope. Bilang mga Kristiyano, alam natin na control ng ating Panginoon ang lahat. Always remember that God, the Father, even Jesus Christ are still seated on their throne. Nakaupo sila. They are at rest. Ang ibig sabihin, all is well kapag tayo sa Kanya nagtiwala. Meron po akong isang nabasang kwento patungkol po kay Alexander Papaderos. You can Google this out. Bata pa po si Alexander nang sumigla ang World War II. Siya po ay pinanganak sa Crete, doon po sa Greece. Nasaksihan niya ang kalupitan ng mga Nazi Germans.
Nasaksihan niya ang pagpatay ng mga German sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy po siya sa pag-aaral hanggang siya sa po'y makatapos at naging isang ganap na teacher at isang philosopher and incidentally naging isang politiko din. Bagamat matagal nang tapos ang digmaan, alam mo hindi siya makapaniwala sa sobra pa rin galit at saka buot ng kanyang mga kababayan sa mga Nazi Germans o maging sa mga Germans. Kaya naisipan niyang itayo ang isang Greek Cultural Center kung saan pwedeng pumunta mga tao para mag-usap-usap doon, magkasundo sila doon, at doon sila mag-unawaan. Itinayo niya po ang center nito kung saan pinatay ng mga Nazi Germans ang libu-libong sibilyan na naninirahan po sa Crete, isang isla. Sa loob ng maraming taon, nagpupunta sa center nito ang mga tao from all over the world. Isang araw po, matapos ng kanyang seminar, may isang lalaking nagtanong sa kanya. Kasi tuwing matatapos siya sa pagsiseminar niya sa pagtuturo about grace, about love, about forgiveness, tinatanong niya mga tao, may mga tanong pa po ba kayo? Now this time around, mayroon isang lalaking nagtaas ng kamay at nagtanong sa kanya. Ang sabi ng lalaki, Mr. Papaderos, ano po ang kahulugan ng buhay? What is the meaning of life? Have you asked yourself that question? What is the meaning of my life? Why am I here? Nung ilang itanong ng lalaki kay Alexander Papaderos, tiningnan niya yung nagtanong. At nang makita niyang seryosong lalaki sa kanyang tanong, dumukot si Papaderos sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang hawak na isang maliit na salamin na singlaki ng 5 piso natin ngayon. Maliit lang. At nagsimula po siyang magkwento habang hawak ang salamin ito. Ang kwento niya ay ganito. Isang araw, noong World War II, may nakita pong wasak na motorsiklo ng German na malapit sa aking taming bahay. Nakita niya yung basag na salamin, kinuha niya isa. Ang ginawa niya, ikiniskis niya sa bato yung salamin. At hanggang sa maging korting, binungko ito. Pagkatapos nun, naging laruan niya na yung salamin na yun. Ang ginagawa niya, pag sumikat ang araw, itinatama niya yung salamin at ito ay kanyang idinidirect doon sa mga lugar na madilim. Yung hindi naabot ng sikat ng araw. So, ganun ang kanyang ginawa hanggang sa paglaki niya, natuklasan niya kung ano o na higit pa ito sa laruan ng bata. Ito ang nagturo sa kanya, ayon sa kanya, kung ano ang kahulugan ng buhay. Kung ano ang meaning of life. At kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Ang sabi niya, ako ay kapiraso lamang ng salamin. Nang disenyo at hugis ay hindi ko alam. Ganun man kung ano ang meron ako ay magre-reflect ng liwanag sa madidilim na lugar sa mundo. Sa madidilim na bahagi ng puso ng tao. Because you see, pinupuntahan talaga siya ng libu-libong katao from all walks of life, from all over the world para makinig sa kanyang turo. Nang mabago ang ilang bagay sa mga tao, dugtong pa niya. Ito ang kahulugan ng buhay para sa akin. Ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Ngayon, alam po natin ang tunay na pinagmumulan ng liwanag, ng ilaw. Ang goal natin ay magbigay liwanag sa madilim na lugar. Ang goal ng bawat isa sa atin na mga mananampalataya ay magbigay ng liwanag dun sa mga puso ng ating kapwa na nakakaranas ng kadiliman. Makakakuha tayo ng lakas para sa taong ito kay Jesus, who is the light of the world. Our goal this 2022 is to reflect the light of Jesus sa lahat ng ating sphere of influences, sa ating pamilya,
sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa inyong mga taklase o kamag-aaral, sa eskwela, sa taong ito, pag napaligiran ka ng hamon sa buhay, magtiwala ka kay Jesus at hindi ka mabibigo. Kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw ay biguin lamang. Tinawag ka ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Tatandaan mo yan. Kung sakali man nakakaranas ka ng matitinding pagsubok sa ngayon, well, dumadaan ka lamang sa proseso at hinihanda ka ng Panginoon at pinopropel ka niya sa mas higher ground, sa greater horizon, nang sa ganun mapapurihan ang ating Panginoon. Don't ever forget what the book of Romans chapter 8 verse 28 says. But in all things, God works for the good of those who love Him, to those who have been called according to His purpose. Nang huwag mong sabihin, purpose pa ng Lord sa akin to? Ang maghirap ako ng ganito, just remember the story of Joseph, one of the 12 sons of Jacob. He was betrayed by his brothers, 11 of them. He was sold to slavery. And he became a slave of Potiphar. And he was put in prison for a crime he did not commit. But he remained loyal. He remained faithful sa Panginoon. And what happened to him? Napansin siya ng Pharaoh or the king. At ano nangyari? He was summoned, pinatawag siya. And to make the long story short, nakuha ni Joseph ang puso ng hari because of the Lord. Dahil una niya nakuha ang puso ng hari ng mga hari. And he was released from prison and he was elevated and promoted to the rank of second only in command to the whole land of the Pharaoh. Kapatid, all things will work together for your good because you love God. Do not lose hope. Do not despair. Do not be stressed. You are so blessed to be stressed. Do not be depressed. That will lead only to your catastrophe, your loss, your failure. Just believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tayo po'y manalangin. Dearest God, we thank you, my Lord, for causing us to live in such a time as this. Although we are living in uncertain times, dangerous times, but Lord, you are our fortress. You are our rampart. You are our bulwark. You are our stronghold. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming protector. You are our anchor. At Lord, maraming salamat po sa privilege na ito na mabuhay for such a time as this. May mga pamahawakan kami, Panginoon, na magpapalakas ng aming loob na galing po sa aming pinag-aralan this morning. At sa lahat ng mga nakikinig na nawawala na ng hope, they seem to be helpless. Kapatid, just cling on to the promises and the word of the Lord your God and He will see you through. Iyahatid ka niya sa kabilang iban. Pagtatagumpayin ka niya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Siya na umibig sa iyo with an everlasting kind of love. Oh, kapatid-ibigan, huwag kang panginaan ng loob. Kapit kay Jesus. Hindi ka niya bibitawan. No one can snatch you out from the Father's hand. So, Jesus says. And then He said again, no one can snatch you from my hand. Did you hear that? Wala. Nothing can separate you from the love of God. Nothing. Nothing. Lumapit ka kay Jesus. Ipagkatiwala mo muli ang iyong buhay sa Kanya. Ang iyong circumstances. Ang iyong situation. He knows everything anyway. He knows them all. Lapit ka lang sa Kanya. Jesus said, come to me. All you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is gentle and easy. Huwag mong pasanin ang mundo.
Huwag mong pasanin lahat ng mga problema ng pamilya mo. Jesus is just a call away. He's just a call away. Just call upon His name and you will be saved, so the Bible says. He loves you so much. And He promised you He will never leave you, He will never forsake you. Oh God, my God, we long for you more than any other lady. We love you, my Lord. We love you, my God. Maraming maraming salamat po, Blessed Holy Spirit, sa pagtuturo mo po sa amin. At dalamin po ng aming puso, just pierce the heart and penetrate those hearts, O Lord God, na nanatiling cold sa pag-ibig mo. Touch them, my Lord, I pray, that they may come to know you as the true Lord and the rightful Savior of their lives, the true Savior of their lives. Thank you, Blessed Holy Spirit. Thank you, my Lord. Pagpalain mo po ang bawat isang nakinig ng iyong salita. Iligtas mo, Panginoon, pagalingin yung mga may sakit at yung mga wala pang relasyon sa iyo. Kapalit kaibigan, magpakumbaba ka sa kanyang harapan ngayon. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, na magkaroon ng katiyakan ang buhay mo, magkaroon ng purpose ang buhay mo. He loves you with an everlasting kind of love. At kung nais mong tanggapin si Jesus, why don't you bow down your head and follow this prayer after me. Sabihin mo ito ng galing sa puso mo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawad po sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus na yung nag-iisang anak na namatay at muling nabuhay para sa akin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming maraming salamat po sa katiyakan na sa ngayon ako'y meron ng buhay na walang hanggan. Salamat ng marami sapagkat binigyan mo ko ng karapatan na tawagin anak ng Diyos. Pinupuri po kita, pinapasalamatan, at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po. Sa iyo lamang ako magtitiwala, anuman ang problema ang dumating. Sa iyo lamang ako aasa. Sa iyo lamang ako huhugot ng lakas. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng amen and amen and amen. Hallelujah. God bless us all. God bless us all.